Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa Panginoon na nagpapahayag ng awa at pag-ibig sa atin. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bukas na pinto sa langit. At muli kong narinig ang tinig na gaya ng isang trumpeta na ang sabi, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang darating ng mga pangyayari. Walang ano-ano'y kinasihan ako ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang nakaluklok doon. Ang mukha niya'y maningning na gaya ng mahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid dito ang 24 pang trono. Nakaluklok ang 24 na matatanda. Puti ang kanilang kasuotan at may koronang ginto ang bawat isa. Mula sa trono'y gumuguhit ang kidlat, kasabay ng malalakas na ugong at nakatutulig na kulog. May 7 nagniningas na sulo sa harap ng trono. Ito ang 7 Espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono, may tila dagat na salaming sinlinaw ng kristal. Nakapaligid sa trono sa bawat panig nito ang 4 na nilalang na buhay na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Katulad ng leon ang unang nilalang na buhay. Katulad naman ng baka ang pangalawa. May mukhang katulad ng tao ang pangatlo. At katulad ng agilang lumilipad ang pang-apat. Tig-aanim na pakpak ang 4 na nilalang na buhay at tadtad ng mga mata ang bawat isa sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan at siyang darating. At habang umaawit sila ng papuri, parangal at pasasalamat sa nakaluklok sa trono, ang nabubuhay magpakailanman,
ang 24 na matatanda na may nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakalukluk doon, ang nabubuhay magpakailanman. Iniaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabing, "Aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayong sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Banal ka, Poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Banal ka, Poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Banal ka, Poong may kapal, sa Diyos na makapangyarihan. Purihin sa tugtog ng mga trompeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin. Mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Banal ka, Poong may kapal, sa Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompiang. Sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin ang Poon ng mga nilalang. Banal ka, Poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamulang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay tatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos nun. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tigiisang salaping ginto at sinabihan sila, "Ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko." Puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa mga kinauukulan, "Ayaw naming maging hari ang taong ito." Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, "Panginoon, ang salaping ninyong ginto ay nagtubo ng 10." "Magaling," sagot niya, "mabuting alipin."
Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit naman ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, Masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo na ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroroon, Kunin ninyo sa kanyang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto. Wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw-ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Ilang araw na lang, ipagdiriwang na naman natin ang Christ the King. Ibig sabihin, matatapos na naman ang buong taon, ang kalendaryo ng simbahan. At ang Christ the King, ang pagdiriwang na ito, ay sumasalamin sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon. At sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon, syempre, doon magkakasingilan sa ginawa ng bawat isa. Kung di man natin maabutan sa lifetime natin yung Christ the King, ang sigurado natin, darating ang Panginoon sa buhay natin, particularly sa dulo ng buhay natin. At pag nakaharap na natin ang ating Panginoon, sigurado na magkakaroon ng time of reckoning. Ibig sabihin, tatanungin tayo sa kung ano ang ginawa natin. Sisingilin tayo sa tubo ng ipinagkatiwala sa atin. Kaya yung unang bagay na magandang pagnilayan natin ngayon ay ano-ano yung mga bagay, yung mga biyaya na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kasama na doon yung mga talento, kasama na doon yung mga kakayahan na ipinagkatiwala sa atin. Yung iba naging magaling maging leader, yung iba naging magaling sa paghawak ng pera, yung iba naging magaling magturo, at kung ano-ano pa. Meaning, ang bawat isa sa atin, katulad nung narinig natin sa Ebanghelyo, pinagkatiwalaan ng kanya-kanyang kakayahan, pinagkatiwalaan ng kanya-kanyang abilidad. At malamang, ang bawat isa sa atin, alam natin kung ano yung abilidad na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya yung unang pagnilayan natin, ano kaya yung ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. At kung alam natin kung ano yung abilidad, kung ano yung talento, kung ano yung biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon, ikalawang tanong natin sa sarili, nagagamit kaya natin ito? At kung nagagamit natin ito, para saan? Para kanino? Dahil kung para lang sa atin, well, kulang yun. Yung ibinigay ng Diyos sa atin ay hindi lang naman para sa ikaunulad ng ating sarili.
Huwag tayong matakot na kung ano man yung ibinigay ng Diyos ay gamitin para sa ikauunlad, hindi lang ng sarili natin, pero pati na rin sa ikauunlad ng ating kapwa. Dahil kung ginagamit lang naman natin yung ating talento, yung mga biyaya para sa sarili natin, hindi naman siguro kumpleto yun. Hindi sasapat iyon. Hindi pwede nating sabihin na pagdating nung araw, tatanungin tayo ng Panginoon, saan mo ginamit yung binigay ko sa'yo? Ano yung mga itinubo nung binigay ko sa'yo? Kung sasabihin natin ginamit natin yun sa sarili lang natin, wala tayong pinagkaiba doon sa isang alipin na itinago, ibinaon ang kayamanan na binigay sa kanya. Kaya kung gagamitin lang din natin, kung pagninilayan natin yung mga bagay na ibinigay sa atin, mas maganda na hindi natin ito gamitin sa sarili lang natin. Bagkus ang panawagan sa atin ay gamitin natin ito sa ikauunlad ng ating kapwa, ng ating pamayanan at higit sa lahat ng ating simbahan. Sa ibang bahagi ng ating kasulatan, maririnig natin na sinabi ni San Pablo na may iba't ibang handog ang bawat isa at ang mga handog na ito ay ginamit para sa ikauunlad din ng simbahan. At panghuli mga kapatid, ang paalala sa atin ng ating ebanghelyo, syempre, huwag ibabaon kung ano man yung ibinigay sa atin. Huwag ibabaon kung ano man yung mga biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. Bagkus, linangin ito, paunlarin ito, at gamitin ito para sa ating kapwa, para sa ikauunlad ng ating kapwa. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, pagnilayan natin kung ano nga ba yung mga biyaya na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ano nga ba yung mga talento, ano nga ba yung mga abilidad na ibinigay sa atin ng Panginoon. Lahat ng iyon ay galing sa Panginoon. At huwag tayong matatakot na gamitin ito alang-alang sa Panginoon at alang-alang sa ating kapwa. Dahil sa huli, tatanungin din tayo ng ating Panginoon ano ang ginawa natin sa Kanyang mga ibinigay. At nawa, ang maisagot natin sa ating Panginoon ay ito na po ang inyong ibinigay. Napaunlad ko, napatubo ko ng 5 beses, ng 10 beses. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tayo bilang mga anak ng Diyos Ama na tagapagbigay ng lahat ng kabutihan, may pagpipitagan tayong manalangin sa Kanya. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang simbahan naway hindi matakot sa mga pagsubok, kaugnay ng mga pagbabago, at magamit niya ito niya sa matuwid na pamamaraan, ang mga biyayang ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang lahat ng tao, naway makibahagi sa kayamanan ng lupa ng may katarungan, pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawang kabutihan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga doktor, mga nurse at yung mga nasa profesyon ng pag-aalaga, naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit at mga nasa bilangguan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami.
ang mga pinagpalang yumao. Naway makasama sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa maliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami sa mga higit na dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig nang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with of exile. Stay with me.
in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Announcement. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Available na po ang ating opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nakakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon naman po ay pagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mahabag na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.